guys, eto na naman tayo. Eh, hindi ako mapalagay bukod sa marami akong findings dito sa, ayan, yung Spratly Islands na yan. Ayan yung mapa ng Pilipinas, guys. So, meron kasi akong nakita, aside from doon na parang isla na may kurting sirena, yung hidden world at the bottoms of the Sulu Sea ito. Ito yung Sulu Sea, ano? Ayan. Isozoom in natin. So, ayan. Kita nyo naman, di ba? Plain lang siya. As in, wala kang makikita pag nasa taas ka. Pero pag magdadive ka doon sa pinakailalim ng Sulu Sea. Ayan, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na mayroong wormhole nga. At ito yung sinasabi ko sa inyo, isla. Sa inyo na isla, di ba? Ayan. O, di ba? So, nakita niyo na yan. And then, sa curiosity ko, mayroon akong makita pa dito. Sa area na to. Di ba? Ayan. Zoom out natin para so, ayun. So, dito tayo kanina at meron tayong nakita na hidden world din dyan, yung isla ng may korteng sirena. So, dito, mula dyan, mayroong mga isla rito sa ilalim ng karagatan. So, yan. Dyan, nakasakay. Kalalim-laliman kasi ito, oh. Bottom yan, kalalim-laliman. So, ayan, may mga isla ding nakasakay dyan. Ayan, so hindi, wala ako masyadong nakikita dyan sa isla na yan. Ano natin, punta tayo sa unahan pa. Dito. Ayan, napansin niya yan. Zoom out natin. Napansin niyo yan, parang wala lang siya. Wala lang siya pag nasa taas ka o nasa taas ka ng tubig. Pero, pag sinome in mo siya, ayan. Isa siyang isla na nakapatong sa Blue Sapphire. At mayroong mga guys, kinikilabutan ako. Mayroon siyang ano, mayroon siyang mga bahay. O, ayan o. Pansin nyo, sa ilalim ng tubig may bahay. Ito na nga siguro yung sinasabi ng ancient terrestrial civilization, nasa ilalim ng Sulu Sea. Ayan, kita nyo, nasa ilalim siya ng Sulu Sea, pero may mga bahay. Ayan, o. Oh. Hindi ko kayo niloloko. Ayan, o. Oh. Kahit kayo rin, gawin nyo yan sa bahay nyo. Kung meron kayong apps na ganyan, yung Satellites Pro. O di kaya, kung gusto nyo, mag-comment kayo dyan sa baba at isi-send ko sa inyo yung link ng Satellites Pro. At dito ako nagulat, guys. So, yung isla na yan, parang magkapareho. Pero ito, hindi ko alam bakit naka-blur o may korting circle. Similar yung isla na yan, pero ibang version naman ito. At alam nyo kung ano yung nakita ko dyan, guys. So, sa ilalim tayo ng karagatan ng Sulu, ha? Sa ilalim tayo ng karagatan ng Sulu. Ito, magugulat ka. Magugulat kayo rito. Ayan. Anong nakikita nyo ito? Anong nakikita nyo? Ito. Ancient terrestrial canyon siya, guys. Kaya pala, alam nyo habang tinuturo ko sa inyo ito, kinikilabutan ako na tumatay yung mga balahibo ko. Kaya pala, ako, inaaral ko kasi yung World War 1
1 at 2 dito sa atin yun. Pero hindi pa rin nila tayo mapataob-taob. Yan pala. Meron tayong ancient terrestrial canyon na nandyan sa bottom of the Sulu Sea. You see? Oh, ayan oh. Canyon siya. Canyon siya oh. Sa isang isla. Nasa ilalim ng tubig ng Sulu Sea. Oh, merong mga establishment, ancient establishment, ayan oh. Diyan sa kung saan may canyon, ayan, papunta siya ito dito from here. Siguro mga terrestrial nakatira diyan from here, tapos ayan, meron din dito. Ayan. Okay, tanyo. Dito dito sa canyon, di ba? Dito yung canyon eh, and dito. Ayan dyan. Diyan, yung canyon na yan, may mga bahay dito. Nakita niya? Oh, mga ancient structure siya. Terrestrial structure siya. At the bottom of the sea. Sulu Sea. Kaya pala walang nakakaano diyan, walang nakakapasok ng mga alien na sailors diyan kasi nga mayroong hiwaga ang Sulu Sea. So, diyan, so napansin na diyan tayo galing kanina. So, parang wala lang talaga siya, naka-hide siya. Nakatago lang siya sa ilalim ng karagatan. And then, punta naman tayo dito sa unahan niya. Maraming deposit na langis. Ito, isla rin siya. Isla rin yan, oh. Ang ganda ng isla na yan, oh. Sa ilalim ng karagatan ng Sulu Sea. Ayan oh, ang ganda oh. Nakapatong siya sa kalalim-laliman ng karagatan. Oh, mayroong mga visitation guys. Oh. So, they're not ordinary civilization. Terrestrial sila. Okay, ayan oh. So, may mga structures. Oh. Ayan oh, kitaan nyo. Ayan. Niwala na kayo sa akin na may hiwaga dyan sa Sulu Sea na yan. At sa atin yan. So ito naman yung maraming deposit ng langis. Kita nyo para siyang ulo ng pato o bebe. Ayan. Zoom in mo yan. Ang daming deposit na langis dyan. So may mga isla-isla pa dyan sa dito sa pinakabibig ng wormhole ng pato. Ayan. Mayroon pa siyang visitation at the bottom of the sea. Oh. So magugulat ka sa hiwaga ng karagatan na yan. Na under na field. Kita niyan, may visitation. See? Oh. Tapatingnan natin to. So may mga ano rin. Ito, mga bangka ng mga ano, alien. So ayan guys. So, kung gusto nyong malaman kung paano ginawa ko, mag-comment kayo dyan. Asisend ko sa inyong link para makita nyo rin at ma-explore niyo yung ating mapa. Kasi, sa panahon ngayon kasi, we're searching for our identity. Kasi parang wala tayo sa history ng mundo. I wonder kung bakit wala. Siguro dahil ayaw malaman ng mga ninuno natin na may nakatagong yaman nga tayo at
kahit anong gawin nila, hindi nila tayo na itutumba noon pa, 'di ba? May World War 1, World War 2 sa atin naganap din 'yon, pero tumaob silang lahat. Ano 'yan? Ako isang Serena ba 'yan?